Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin ng lahat. At sumayin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ngayong araw pong ito, sinisimulan po natin ang panahon po ng Kuwaresma, apat na pang araw na paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Misteryo Paskwal ng ating Panginoon. Mga kapatid, patuloy natin ialay ang ating banal na misa para sa paghilom ng mundo laban sa COVID-19, para sa lahat ng balikandog members ng ating parokya at para sa lahat ng mga magsasakan. Manalangin na tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pagpapagtunggali bilang mangkapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa makasalungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin na wang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsugpo po ang lahat. Sa unang pagbasa, ang mga salita ni Propeta Joel ay isang mahalagang panawagan at pagpapahayag. Marapat tayong magbalik sa Diyos sapagkat puno siya ng kabutihan at habag para sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magkalabhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Magpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusad. Maaring hinapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyong lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng kasukan at ng kambana. Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit
pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating sanlibutan, puon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ulitin po natin. Kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Puon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Puon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, o Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Puon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Puon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Sa ikalawang pagbasa, si Jesus ang larawan ng biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin mula sa kasalanan. Ang Kwaresma ang panahon kung kailan dapat tayong higit na mapalapit kay Jesus sa kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Hinihikaya tayo ni San Pablo na malugod natin itong tanggapin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, para ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagpasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanag sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakihinggang kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyong huwag maging pagitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong katimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglulumos ka, huwag mo nang
Maingay ito katulad ng ginagawa ng mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at panulupang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganding pala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga pag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang katimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag napansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na ang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsipon ako. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw po ito ay tinatawag natin Miyerkules ng Abo na Hudyat na sinisimulan na po natin ang panahon ng Kwaresma. Kaya po napansin niyo po ang kulay po ng simbahan, ng mga banner po nakalagay sa labas ay kulay violet na tanda na ng pagsisisi, pagninilay para sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Ang panahon ng Kwaresma po ay isang panahon na kung saan inahanda tayo ng simbahan upang lalo natin ipagdiwang ang tinatawag nating Easter Triduum. Kung napansin niyo po, tuwing linggo o kung araw-araw po kayo nagsisimba sa parokya, hindi na po natin dinadasal ngayon yung Oratio Imperata. Pansin niyo po, yung dinadasal po natin after po ng communion po, yung litanya para sa pagtatapos ng COVID-19. Nung una po pong marinig po ito, talagang iba yung pakiramdam ko. Sabi ko sa sarili ko, talagang papatapos na talaga yung pandemya. Kaya nga po, kung magpupunta ka sa ibang lugar, sa mga mall, napapansin niyo po, lalo sa Manila, optional na lang daw yung pagsusuot ng face mask. Pero ang mahalaga, magsuot pa rin po tayo para sa safety rin po natin at sa safety po ng ating pamilya. Papatapos na nga po yung pandemya, pero kahit papatapos na po yung pandemya, hindi natin pwedeng ipagkaila sa loob po ng 2 taon, masasabi natin nahirapan tayong ipagdiwang ang Semana Santa. Sa loob po ng 2 taon, hindi muna po natin ginawa yung usual na practice na ginagawa natin kapag Miyerkules ng Abo. Diba po, pansin niyo po, nung walang pandemya, yung tanda na yung dinalagyan po tayo ng abo sa ating noo. Nung panahon po ng pandemya, ang ginawa po natin, parang nilalagyan tayo ng magic sarap sa ulo. Kasi nga po, para mag-ingat din po tayo upang maiwasan ang pagkalat po ng virus. Ang dami pong mga ritual o mga gawain na hindi natin ginawa sa loob ng 2 taon. Umpisan po natin kapag may press ng abo, yung binubuduran lang po tayo ng abo dito sa noo po natin, ay sa bumbunan po natin. At pagdating po ng Semana Santa, pasin niyo po, bawas po yung prosesyon. Though last year po, nag-prosesyon po tayo, pero hindi pa po ganun yung kagaya ng dati na talagang maramihan po ang sumasama sa prosesyon. Maraming mga gawain o tradisyon, especially tayong mga Pilipino, ang hindi muna natin ginawa sa loob ng 2 taon dahil sa pandemya.
ang dami-daming mga tradisyon, mga panlabas na tradisyon. At kung titingnan po natin ang mga Pilipino, tayo mga Pilipino, mga Katoliko, hindi lang po pala mga Pilipino, ang mga Katoliko, maraming mga tradisyon panlabas, mga gawain panlabas na talagang makikita mong, halimbawa po, yung tanda ng krus. Panlabas po yan kasi nga nakikita yung pagpapahid po ng abo sa ating at sa ating noo, panlabas po yan. Kaya nga po ipinapaalala po sa atin ang ating ebanghelyo ngayong araw po ito, kapag nananalangin ka, kapag naglilimos ka, kapag nag-aayon ang kasabi po ng Panginoon, gawin mo ng lihim na yun, yung tipong walang nakakaalam. Kaya nga po, kung titingnan po natin, kung palalimin po natin ang ating ebanghelyo, para bang sinasabi sa atin, ang ating pananalangin ay ilagay natin sa ating puso. At kapag nananalangin tayo, ito ay dapat nang gagaling sa puso. Kaya nga po, mamaya po, kapag pinapahiram po tayo ng abo, sana huwag lang lamang itong panlabas. Naalala ko po nung bata po ako, kami mga sa school po, sana kapag ano po, kapag ganito na, kapag nakapila kami, sana ang lagay ng krus yung malaki. Naalala niyo po, gusto natin kapag nilalagyan tayo ng krus, yung gusto natin malaki. Yung hanggang dito, yung buong loob natin, ano po, sako. At sa loob ng ano po, maghapon, ayaw natin mawala. Kaya kapag pinagpapawisan po tayo, talagang ginaganyan pa natin. Kasi dapat makita ng ibang tao, dapat hanggang hapon, nandun yung krus na ginagay. Kaya kapag pinapawisan, ginaganyan po natin. Di ba po, naalala niyo po, panlabas po kasi. Kaya po bumamaya po may magre-request pa. Lakihan mo po yung krus ko. Ano pa po ba? Minsan po kapag gumagawa din tayo ng kabutihan, gusto natin maraming nakakaalam. O, di ba po? Gusto natin yung na-appreciate yung kabutihan na ginagawa natin. Kapag gumagawa tayo ng kabutihan, gusto natin buong barangay alam. Gusto natin buong barangay nakikita nila. Panlabas po kasi. O, kung palalimin po natin ang paanyaya ng ating Panginoon, dapat daw manggaling sa puso. Ibig sabihin, kung maglalagay tayo ng tanda ng krus mamaya po, kung paglabas natin, tanda ng krus lang nang sa loob ang nakikita natin, pwede natin, nagsimba na ako, hindi ka magang nagising, no? Yan, kasi tinatamad ko eh. Nakatulog ka, no? Tingnan mo ako, mailan na ako, malaki yung krus. Pero mamaya po kung ilalagay natin sa puso kung ano ba yung kahulugan ng yung tanda ng krus, para bang sinasabi na sa pamamagitan ng paglalagay ng abo sa ating noo, ito'y sumasagisag na talikuran natin ang ating kasalanan at sumampalataya tayo sa mabuting balita. Amen? Amen. Kung nagdarasal tayo na kapag nagdarasal tayo, kailangan kitang-kita, para bang kahit araw-araw pa ng dagdag-rosaryo, parang ano lang yung blah, 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 blah. Kung araw-araw na pa nagsisimba, after pagsimba, doon din na yung blah, 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 blah. Kaya nga po ngayong panahon ng Kuwaresma, ipinapaalala sa atin, kung tayo ay magdarasal, ito ay galing sa puso at ramdam ng ating buong pagkatao. Kapag tayo ay nagdarasal, ang ating dasal ay buhat sa puso, at hindi lamang galing sa puso, kundi ramdam ng iyong katawang. Na kapag tayo ay nagdarasal, para ipinapaalala sa atin na kaya tayo nagdarasal, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. At kapag tayo ay nagdarasal, huwag nating kalimutan, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Marami tayong natatanggap na biyaya, pero huwag nating kalimutan, ang mga biyayang yan ay ipinapadaan lang sa atin ng Panginoon. Nagiging instrumento tayo ng pag-ibig ng Diyos para sa iba. Kapag tayo nagdarasal at pinagkakalooban ng Diyos ang lahat ng ating kahilingan, huwag natin kalilimutan, ang lahat ng mga hilingin mo sa Diyos ay nagiging instrumento ka upang magbigyan din ng biyaya ang iba. Amen? Alam niyo ba, ipukupusal ko po, kapag gumagawa po ako ng humilya, ako po ang unang-unang tinatamaan. Bakit po? Kasi nga po, ako yung gumawa. Ako yung mag-deliver ng ating homily. Kaya po minsan, o madalas, kapag nag-humili po ako, ako ang unang-unang tinatamaan. Ako ang unang-unang nakakarinig. Minsan tinatanong ko ang aking sarili,
kakayanin ko ba talaga ang lahat ng sinasabi ko sa misa? Kaya nga kapag narinig ko ng aking humili, kapag dinideliver ko sa inyo, pagkatapos kong magbigay ng humilya sa misa, ang tanong ko sa Diyos, kakayanin ko kaya? Para bang ipinapaalala din sa aking sarili, dapat ko rin pagsumikapang gawin ang aking sinasabi sa loob ng misa. Ito po ang habilin sa atin ng Panginoon. Kapag nagdarasal tayo, dapat manggaling sa puso at ramdam ng ating buong pagkatao. Amen? Kaya nga po may kasabihan po na kapag nagdarasal daw tayo, ito ang pinakabuhay natin. At ang pinakagasal natin ay ang buhay natin. Meron pong sikat na eswita na manunulat, ang sabi po niya, every spiritual experience begin with the flesh. Every spiritual experience begin with flesh. Ibig sabihin, lahat ng mga karanasan natin na spiritual ay nagsisimula sa labas. Lahat ng mga karanasan natin, masakit man o malungkot, nag-uumpisa sa labas. Pero ipinapaalala ko sa atin ang ating Kwaresma. Hindi lamang manatili sa labas, kundi papunta sa puso. Lahat ng mga karanasan panlabas, pero huwag natin kalimutan, dapat pumasok din sa ating pagkatao at sa ating puso. Minsan po mayroon pong isang tao mahilig umakyat sa bundok. Mahilig po siyang mag-hiking. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po si Father Erne. Mahilig po siyang mag-hiking. Bilang paghahanda po ng kanyang pag-akyat sa bundok, kasi po ang pangarap niya makaakyat sa pinakamataas na bundok ng Pilipinas. Ang ginawa po niya, nagpunta muna po siya sa palengke upang bumili ng lubid. At yung pong habang naging pagkwentuhan po siya at nakikipagtawaran sa nagtitinda, nalaman po niya yung bata, siguro kabataan po ito eh, na yung bata ito ay mahilig din daw umakyat sa bundok at pinagmamalaki niya. At ang sabi ng bumibili, ah, talaga ba? Magaling ka umakyat sa bundok? Napakabata mo pa? Nakakyat ka na talaga sa mataas na bundok? Sumagot po ang nagtitinda, hindi pa po ako nakakyat sa bundok na gusto niyong puntahan. Pero ang puso ko, nauna na po umakyat doon. Susunod na lang po ako. Ngayong panahon ng Kwaresma, ito po ang paanyaya sa atin, ang bawat sa atin. Palalimin natin ang ating puso upang ramdam ng buong pagkatao natin ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulan natin ilalagay para ipahawating ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagpatawad, pinagpupok mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mong pagbagong buhay. Dinggin mo kami at pupukin sa pagkakalob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong lingkod na naglagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng apat na pang-araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, marapatin mong kami dalisay para sa pagdiriwo ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Thank you.
Magsitayo po. Panalangin ng bayan. Ang pagpapasapit ng Kwaresma ay nagsimula na at ang simbolo ng bendisyon ng Apo ay nag-aanyaya sa ating tumugon sa Diyos na tumatawag sa atin upang magbalik-loob sa Kanya ng buong puso. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, ilapit mo kaming muli sa iyo. Ama, ilapit mo kaming muli sa iyo. Ama, ilapit mo kaming muli sa iyo. Bilang isang simbahan, tayo naway magkaisa ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit sa pagpasok natin sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kaming muli sa iyo. Ang ating mga sarili, naway ating madisiplina sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Ang ating mga mata, naway imulat natin sa pangangailangan ng mga dukha sa pamamagitan ng pagkakawanggawa at kabutihang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Tayo naway dumulog sa sakramento ng pamumuhusan, lalo na sa panahon ito ng pagpapakasakit at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Sa mga may sakit at itinakwil ng lipunan, naway higit tayong mga lagi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami sa iyo. Sa katahimikan at hilingin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Maawain at mahabaging Diyos, tunghayan mo ang mga kahilingan ng bayang nagsisisi. Nawa ang abong tinanggap namin ngayon ay tunay na maging sagisap ng aming pangakong kaparin ang iyong kalooban. Nawa ang aming sakripisyo ay magpahayag ng aming pagdinais na mamatay sa sarili upang ganap kaming mamuhay ng may kabanalan. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo po, Anak. Thank you.
Pagsitayin na po ata. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga anak kaligdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang marinal na simula ng 40 na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami maging dapat makinabang sa iyong anak para sa amin nagpakasakit bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao'y lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin ng aming pagsilang bilang kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayong ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang hinarapan tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at ubo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at puro ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, kapasaanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ko.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalatayang tinawag niya sa kanyang banal na bigi. Panginoon, hindi daw karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsiluhod po tayo. Dasalin. At dasalin natin ang pasasalamat para sa pagtatapos ng pandemya ng COVID. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Para sa pagpapala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagtatanggal lang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong, pang-agham, panlipunan at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pumuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahon tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi dingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan, at ang mga takot na kinaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad mong pagtagis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay aming nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot ng kagalingan sa katuparang pusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po saglit para sa mga ilang paalala. Unang-una po, magkakaroon po tayo ng second collection. Ang mga nalikong pondo, ibibigay natin tulong sa ating parokya at sa ating dioceses. Ikalawa po, sa pangalan po ng ating puro paroko, si Padre Joseph, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng kaparokya nating nakikilahok sa programa ng ating diocese, ang Balikhando. Ang araw po ng Ash Wednesday or Miyerkules de Ceniza ay araw po ng fasting at abstinence. Lahat po ng Biyernes pagkatapos po ng Ash Wednesday o lahat po ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma
ay magkakaroon po tayo ng pagdarasal ng daan ng krus at kumpisalan sa loob po ng simbahan pagkatapos ng 6 o'clock na misa. Kaya nga po samantalahin po natin ang panahon ng Kwaresma, kung paglaan po tayo ng oras upang magkaroon po tayo ng oras sa tinatawag nating Sacrament of Reconciliation o pagkukumpisal. Ika-apat po, sa darating na Feb 25, sa darating na Sabado, ay gaganapin ang Diocesan Lenten Recollection sa San Sebastian School sa Munispo. Panglima, dadalaw ang poong Nazareno sa ating parokya ngayong panahon ng Kwaresma sa darating na March 8 to 12. Pang-anim, magkakaroon po tayo ng Paris Pilgrimage 2023 sa darating na March 13. Ito po ay araw ng Lunes. Ang mga simbahan po ng Pampanga ang ating pupuntahan. Apalit sa Angeles po, sa Bacolor, sa Betis, at iba pa pong magagandang simbahan sa Pampanga. Sa mga interesado po ay magpalista sa opisina ng ating parokya para sa pilgrimage fee. Pangpito po sa mga magpapabless po ng bahay at iba pa gaya po ng binyag, misa sa patay, ay magipag-ugnayan lamang po o magipag-usap sa opisina ng ating parokya tatlong araw bago ang schedule. Magsitayo na pong lahat. Sa mga kapamilya niyo kung hindi pa po nakapagsimba, meron pa po tayong dalawang misa sa parokya, 8 o'clock at alas 5 po ng hapon. Amen. Kasi po ngayong oras po ito, asan yung kasama mo? Kaya walang magbabantay sa bahay, kaya ako na lang nagsimba. Mamaya po, kayo naman magbantay ng si bahay para sila naman magpapagsimba. Amen? Amen. Ano pong ipinapaalala sa atin ng panahon ng Kwaresma? Ngayon pong umpisa ng panahon ito, panahon ng Kwaresma. Lahat po sana ng ating gagawin, pagdarasal, pag-aayuno, lahat po sana ay magsimula sa puso upang ramdam ng ating buong pagkatao. Amen? Amen. Paalala po, i-practice po natin ngayong panahon po ng Kwaresma, yung pagkasakripisyo, yung fasting at abstinence. Actually nga po, dalawa na lang po ang binigay ng simbahan sa atin, Ash Wednesday at Good Friday. Pero kung gusto niyo pong gawin yung fasting and abstinence every Friday, lahat ng Kwaresma, much better. Kung hindi niyo po kaya, kahit yung Ash Wednesday lang po siya kayong Good Friday, iwas-iwas din po sa karne para sa good health natin. Amen? Good health, physical at saka spiritual. Amen? Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, isabuhay ninyo ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.